Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Mayweather, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay nakaschedule dapat naganapin ang rematch ng undefeated 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. at ng apo ng Mafia King na si John Gotti III nitong February 10. Ito ay opisyal na inanunsyo mismo ng kampo ni Mayweather 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. Subalit kung atin nga pong mapapansin ay hindi umusad ang event na ito ni Mayweather at hindi man lang nagsalita ang kampo ni Floyd upang ipaliwanag kung bakit hindi natuloy ang rematch nila ni John Gotti sa nakatakdang petsa. Ayon naman sa mga forums, ay ang dahilan umano kung bakit hindi natuloy ang laban ni Mayweather ay gawa ng wala umanong mga fans ang naging interesado dito. Hindi umano ito pinansin ng mga tao, lalo pat magaganap sana ito kung natuloy sa mismong Super Bowl weekend, ang pinakamalaking sporting event sa Amerika. Ganyan po kasi kakumpiyansa si Mayweather sa kanyang sarili na kahit Super Bowl weekend ay naniniwala siya na kaya niyang agawin ang atensyon ng mga fans doon upang panoorin ang kanyang laban. Subalit sa kasamaang palad nga po ay bigo si Mayweather sa pagkakataon na ito kasi lahat talaga ay nakatuon ng atensyon sa Super Bowl. At sa bandang huli ay si Mayweather pa ang nanood ng live sa Super Bowl weekend nitong linggo lamang. Pero ganun pa man ay inaasahan pa din na itutuloy pa din ang laban ni Mayweather sa ibang petsa. Lalo pat may unfinished business silang dalawa ni Gotti gawa ng nauwi sa rambulan ang kanilang naging laban nitong nakalipas na taon lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay muli nga pong ipinamalas ng Pinoy prospect KJ Cataraja ang bagsik ng kanyang kamao. Ito po ay dahil pinabagsak niya ang kapwa Pinoy fighter na si Jun Blaso sa pamamagitan ng isang solidong left hook sa undercard ng Gabalio vs. Farob. Nakuha naman ni Cataraja ang panalo via unanimous decision at umabante na ngayon ang kanyang napakalinis na record sa 17 wins with 30 knockouts at walang talo. Pero ganun pa man nga po ay madaming fans naman ang nakapansin na medyo kinapos ng gasolina si Cataraja sa laban na ito. Kaya naman pakiusap ng mga fans na sana umano ay improve pa nito ng husto ang kanyang stamina dahil kakailanganin niya talaga ito kapag napalaban na siya sa isang world title fight. Samantala, sa kabila nga po ng hindi impresibong performance ni WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez sa huli nitong laban kontra kay Jermaine Ortiz, ay buong buo pa din po ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili na kayang-kaya niya talagang talunin ang current pound for pound king and unified welterweight world champion Terence Crawford. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa din tumitigil si Lopez sa paghahamon kay Crawford. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng aros na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon.